Ikapitong Kabanata. Ang buhay ng tao dito sa mundo ay napakahirap. Ito'y kasing hirap ng araw-araw na pagtatrabaho ng isang manggagawa o gaya ng isang aliping nagnanais na sumapit na ang hapon upang siya'y makapagpahinga o tulad ng isang manggagawang naghihintay ng kanyang sweldo. Ganyan din ang kalagayan ko. Ilang buwan na ang aking paghihirap na walang kabuluhan. Kahit gabi naghihirap ako. At habang nakahiga ako, iniisip ko kung kailan darating ang umaga. Napakabagal ng takbo ng oras. Hindi ako mapalagay hanggang magbukang liwayway. Ang katawan ko'y puno ng uod at langib. Nagnanana at pumuputok ang mga pigsa kong namamaga. Nanalangin si Job sa Diyos. Lumilipas po ang aking mga araw na walang pag-asa. Mabilis itong lumilipas, higit pa sa bilis ng isang habian ng manghahabi. O Diyos, alalahanin niyo po na ang buhay ko'y parang isang hinga lamang at hindi na po ako makadama ng anumang ligaya. Nakikita niyo po ako ngayon, pero sa huli ay hindi na. Hahanapin niyo ako ngunit hindi niyo ako matatagpuan. Kung papaanong ang mga ulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganoon din ang mga namamatay. Hindi na sila nakakabalik pa. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay. At makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. Kaya po hindi ako maaaring manahimik. Naninikip na po ang aking dibdib. At kailangan ko na pong sabihin ang aking sama ng loob. O Diyos, bakit niyo po ako binabantayan? Isa ba akong dambuhalang halimaw sa dagat na dapat bantayan? Kung gusto ko pong mahiga para makapagpahinga sa tinitiis kong hirap, tinatakot niyo naman po ako sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Kaya mas mabuti pang sakalin na lang ako at mamatay kaysa mabuhay sa katawang ito. Kinasusuklaman ko ang aking buhay. Ayoko nang mabuhay. Hayaan nyo na lang akong mamatay dahil wala nang kabuluhan ang aking buhay. Ano po ba ang tao para pahalagahan at pagmalasakitan nyo ng ganito? Sinisiyasat nyo siya tuwing umaga at sinusubukan sa bawat sandali. Kung maaari, hayaan na lang muna nyo ako kahit sandali lang. At kung nagkasala naman po ako, ano po ang kasalanang nagawa ko sa inyo o tagapagbantay ng tao? Bakit ako ang pinili ninyong pahirapan? Naging pabigat po ba ako sa inyo? Kung nagkasala po ako sa inyo, bakit hindi nyo na lang ako patawarin? Hindi na rin naman magtatagal at papanaw na ako. At kahit hanapin nyo ako, hindi nyo na ako makikita.